Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay? So, ngayon po, alam nyo, may good news ako. Actually, na-share ko last week. Nagtatanggap na ako ngayon ng mga talk time with you. Pero, not as a psychologist, not as a health professional. Ano lang, yung tipong parang alam mo yung mga gaya ng mga tao, halimbawa nagkumonsulta sila sa feng shui, mga ganun. Pero syempre hindi tayo feng shui kasi scientific based tayo. Pero although sa akin, base na yun sa aking experiences, base na rin sa mga inaral ko, no, sa psychology ko, sa cognitive behavior therapy certificate ko. No? So yun, doon na. So hindi ako magda-diagnose sa inyo. Ang usapan lang natin is guide you on what to do. Like kunyari, kailangan muna ng doktor. So, yun yung sasabihin ko, kailangan mo ng doktor, kailangan mo magpa-diagnose. So, i-guide lang kita para lang akong coach. Para lang akong coach. So, again, hindi as a professional psychologist or no anything. Wala tayong ganung gagawin. But I will share to you my own experience of managing it na base na rin sa science. Okay, ganun. No, hindi ko i-claim na ako yung mag-heal sa inyo kasi alam niyo po, in reality, because I don't have the license, no, kasi hindi ako nag-take ng board, wala namang planos dati na mga ganito yung tumulong-tulong sa mga tao, no, wala kasi corporate talaga ako eh. But because I had this disorder before and I know at nag-aral talaga naman ako, so dun ko lang i-share. So hindi ako magda-diagnose sa inyo kasi bawal ho sa amin yon, no? Although wala naman akong ilulus kasi wala naman akong lisensya, but you know, kaya hindi ako pwede mag-diagnose. So just want to clear that with you na ganun yung pinanggagalingan nung aking mga na i-share sa inyong knowledge. Kung napapansin niyo naman, no, yung iba sa kakapanood lang ng mga videos ko eh medyo ano naman, natutulungan na daw sila. So yun, so tuloy-tuloy lang kasi alam niyo yung importante kasi diyan talaga is knowledge. So yung science na knowledge, ha, hindi yung opinion. Meron naman akong ang dami nagtatanong sa akin kung anong gamot. Hindi po tayo pwede magtanong kahit kanino tungkol sa gamot. Ang pagtatanungan lang po talaga natin ay doktor lang. Wala nang iba. Alam niyo kung bakit? Kasi halimbawa, ganito. Hypertensive pala kayo. Ibig sabihin may blood pressure, mataas yung inyong blood pressure, no? Hypertensive kayo, no? May high blood kayo kung sa Pinoy, no? Tapos bigla lang kayong uminom ng gamot na binigay sa inyo hindi ng doktor, ha, yung parang ito iniinom ko, inumin mo rin. Kaya pala yung gamot na yun mas nakakapataas pa ng blood pressure sa inyo. So bawal yun, okay? Sample na lang, may mga gamot sa sipon na hindi pwede sa mga may mataas na high blood. Kaya porque ininom niya yung sa sipon iinumin mo na rin, hindi po pwede. Kasi kung may high blood kayo, may mga gamot na bawal sa high blood kahit yung mga over the counter lang. Kaya mag-iingat kayo doon. Kaya again, laging doktor lang ang pagtatanungan, lalo na kung gamot ang pinag-uusapan. Okay? Meron din namang mga gamot na hindi pwedeng kasabay ng isa pang gamot. So kung may mga iniinom na kayong gamot, hindi yun talaga kayo pwedeng, dahil sinabi sa inyo ng kapitbahay, dahil sa sinabi, narinig nyo sa YouTube na yun yung iniinom niyang gamot, bawal na bawal ho kasi baka may interaction. So bawal. Kailangan lang doktor, huwag matigas ang ulo. Okay? Imbis na maayos kayo, mapapahama kayo sa gagawin niyong yan. Okay? So yun. Ngayon, ano ba topic natin today? Ay, teka lang, mabalik muna ako dun sa talk time na sinasabi ko. Well, kung gusto niyo ako marinig na live o kaya talagang mag-online face-to-face tayo kaysa nanonood kayo sa akin sa video, pwedeng-pwede. Okay? Ngayon, ang tanong ninyo kung may singil ba. Okay? Well, it's more of donation, no? Ayoko kasi it's more of a tulong eh. Tulong yung gusto kong gawin sa inyo. Ngayon, depende yung donation nyo sa out of your generosity. Kasi kahit ako, ginagawa ko itong mga videos na to, kahit hindi ko kayo kilala, ang intention ko lang is to help, no? Ngayon, kung may donation kayo, rest assured naman na may mga tinutulungan din akong tao. So kung ano man yung ibibigay nyong donation sa akin, asahan nyo na
pinagtutulong ko rin. Okay, pinagtutulong ko rin sa iba. Okay, so yun, no? So anong gagawin ninyo? So pwede kayo mag-message sa akin. Gusto nyo lang marinig ako kung ano yung mga ideas ko. Ganun, oh, pwede. Okay, pero wala tayong diagnosis. Hindi ko sasabihin na pagagalingin ko kayo. But, you know, kasi sa knowledge lang, sa tamang information, gumagaling eh. Namamanage yung mga tao. Kasi alam nyo bakit? Nawawala yung fear ninyo. Okay? Nawawala yung takot. Kasi importante dyan, nawala yung takot. Okay? So, anong i-discuss ko today? Ang i-discuss ko today is hypersensitivity. Hypersensitivity. Ano ba yung hypersensitive? Pag hypersensitive ka, yan yung rason kung bakit hindi ka naman feeling mo, hindi ka anxious. Feeling mo wala ka namang iniisip na anxiety. Pero bakit parang jittery ka, triggered ka, parang nararamdaman mo yung mga simptomas? Because in reality, kahit sabihin mo wala kang naiisip na mga negative thoughts, in reality, yung katawan mo hypersensitive. Gawa ng anxiety yan. Okay? Gawa ng anxiety yan. Again, ha? Itong mga sinasabi ko, unless wala talaga kayong sakit sa thyroid, wala kayong, yung mga ganun, no? Kaya importante yung tulong ng doktor kasi pag sinabi ng doktor, oh, wala ka ng problema sa thyroid. Kasi may mga sakit talaga na kapareho talaga ng simptomas ng anxiety. So, okay pala, kailangan nyo lang uminom ng gamot dun, eh, maayos na kayo. Tapos, naghihirap kayo kasi natatakot kayo and all. Kaya importante talaga ma-diagnose kayo ng doktor na wala talaga kayo sakit sa pangangatawan, kundi mental lang. Okay? So, yung hypersensitivity na yan, ano yan eh, kapag tayo ay halimbawa, nag-panic attack tayo, tapos dahil sa nag-panic attack tayo, nasa isip natin, ano kaya yun? Baka heart attack yun. Baka mababaliw ako. Baka mahimatayin ako. Baka, yung mga baka-baka nyo, yun yung nagpapa-hypersensitive sa atin. Yung vigilant tayo na, teka lang, baka may mangyari, baka maulit muli. So, nakaabang yung katawan mo, no? Na baka mangyari yun. So, kaya hypersensitive ka. So, minsan, kahit kala mo, wala kang negative thought, pero yung katawan mo, laging naka-ready na in case mangyari yun, eh may gagawin ka, tatakas ka, as if naman makakatakas ka, no? Pero ang ibig sabihin nun, doon lalabas yung fight, flight, freeze response ng katawan sa danger. So, naalis ba yung hypersensitivity? Yes po, naalis po yun kapag tama yung kaalaman ninyo. Kasi kailangan mawala yung takot eh. Pag nawala yung takot, nawawala yung hypersensitivity. So, yun, no? Yung takot na mabaliw. Eh, kung sabihin ko sa inyong, wala namang sinasabing nababaliw, no? Like, kunyari, yung psychotic, o kaya schizophrenia, no? Yun kasi yung term, yung pangit, no? Again, no? Hindi natin yun gagamitin. Pero ang ibig sabihin kasi, ang definition ng mga Pinoy pag nababaliw, yung nakakita ng wala naman, nakakarinig ng wala naman. As in, pag sinabi nakakita, totoo ha, hindi yung parang pakiramdam lang may nakita. Ibig sabihin, kung paano nyo nakikita ngayon, ganun din sila. No, nakikita talaga nila yung tao na yun. Naririnig, pati panlasa, natitikman nila, nababahuan, nakakapang-amoy sila na wala naman. So, that is schizophrenia. Pero, may gamot yun. Namamanage yun. Kailangan lang din ng kaalaman, awareness. Kaya dapat walang dapat katakutan. Okay? Kung mas aware ka, alam mo may ganun ka, eh mas masosolusyonan 'yon. May management, may doktor doon, may gamot, no? 'Yun ang kailangan ninyong malaman. So pag aware kayo, nababawasan 'yung takot. At kapag nababawasan 'yung takot ninyo, eh 'yung hypersensitivity niyo na tinatawag, eh nababawasan din. So habang nababawasan 'yon, nawawala rin 'yung mga symptoms ng anxiety. O, may example ako. May isang follower. Nag-usap kami. Ang problema niya talaga yung paghinga niya kasi nakatuon siya talaga sa paghinga niya. Ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Isa yan sa mga problema ng mga taong may anxiety disorder, yung paghinga, no? Yung paghinga. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. It's just a sensation. Tingnan nyo, hanggang ngayon buhay pa rin kayo. Kasi kung may problema talaga kayo sa paghinga nyo, eh di dapat nagbu-blue na yung kulay ng skin nyo, yung bibig ninyo, hirap talaga kayo sa paghinga, lalabas at lalabas yan. No? Okay? Pero ngayon, yung pakiramdam nyo na hirap lang sa paghinga, kasi minsan GERD din eh. Alam mo yung acid?
ilang beses na ako niyan eh, na sinabi sa akin ng doktor, acid lang yan. So may epekto rin siya sa paghinga ninyo, yung feeling na parang hirap sa paghinga. Minsan GERD lang din siya, okay? So yung ganun, so anong solusyon doon? Again, kung wala naman kayong sakit at talagang anxiety lang at parang hirap sa paghinga, no? Wala kayong sakit sa puso, wala kayong sakit sa lungs, wala kayong sakit sa kahit ano sa katawan, ha? At kung talagang anxiety lang, eh, hahayaan nyo lang siya. Hanggang sa makasanayan nyo na nakakaingan naman ikaw talaga. Sensation lang siya. Yun nga sinasample. Ito, first time kong gagamitin na sample. Although, ginagamit ko siya sa talk therapy. Or sa talk time. Ayokong sabihing therapy. Hindi siya pang therapy. It's up to you. Kung yung knowledge makakatulong sa'yo, then, mabuti. Okay? Pero hindi ko i-claim na talagang therapy yun. Didepende sa iyo. Eh kasi nga, hindi nga ako licensed. Pero kung licensed ako, yun lang naman ang diferensya nun. Kung licensed ako, then kaya ko sabihin na, oh, sige, ito gawin mo, ganyan-ganyan. No? I mean, ito yung diagnosis mo. Eh hindi nga ako licensed. Kaya nag-iingat lang din ako na hindi ako nagsasabi ng ganun. Okay? So, but I'm fully aware of that. So, asahan nyo na hindi ako basta-basta magsasabi sa inyo kung ano, kung hindi ako sigurado at walang science at walang doktor, walang backup ng science, no? So, ito sasabihin ko sa inyo. Pag masakit ba ang ipin ninyo, tumitigil na kayo sa mundo? Nakailata na ba kayo buong araw? Hindi naman, di ba? O maaring yung iba. Pero karamihan, tuloy pa rin yung buhay niya sa araw. Maglalaba pa rin siya, magtatrabaho pa rin siya, pero masakit ipin niya. So, ganun din sa mga simptomas ng anxiety. Kailangan maging komportable kayo, lalo na hypersensitive kayo. Normal talaga na medyo jittery kayo, andyan yung simptomas, kasi hypersensitive nga kayo sa time na yun. So, ang gagawin nyo lang po talaga, etanggapin. Gaya ng sakit ng ipin. Parang masakit yung ipin ko, pero sige, aalis pa rin ako, magdadrive pa rin ako, punta pa rin ako QC, mag-grocery pa rin ako, maglalaba pa rin ako, punta pa rin ako sa park, kasama yung pamilya ko, kahit masakit ang ipin ko. So, ganun din ang dapat na treatment ninyo sa inyong mga anxiety symptoms. Okay? Ayan nyo lang na nandyan siya. Tapos, pero dapat meron kayong awareness. Nasasabihin nyo, okay, tamo, buong araw, kahapon, anxious ako, namatay ba ako, nangyari ba yung kinakatakutan ko? Hindi. So, sa araw-araw na ino-observe nyo yung sarili nyo, dapat magkaroon kayo ng awareness na, oh, ito rin yung kahapon eh. Oh, so hindi naman nangyari yung mga kinakatakutan ko. So, habang bumabaon sa isip nyo na nandun yung simptomas, pero walang nangyayari sa inyong masama, pero hindi lang siya komportable kasi pangit lang talaga yung simptomas, hindi naman kayo namatay, hindi naman kayo nabaliw, hindi naman kayo hinimatay, no anything. Okay? So, pag natutunan ng brain yun araw-araw, nagkikreate kayo ulit ng neuropath na sinasabi na, oh, hindi na ako maniniwala dyan kasi araw-araw na lang, ganyan. So, nagbibuild nyo ngayon yung confidence nyo na, ah, oh, hindi nangyayari, nahayaan ko lang. So, ganon. So, dapat po, para lang siyang sakit sa ipin, na kunyari, sinasabi mong hirap ka sa paghinga, pero talagang wala kang sakit, ha? Feeling mo lang nahirap ka sa paghinga, kaya kailangan ng doktor, ha? O, yung sinasabi ko. Pag sinabi niya, hindi, ayos lungs mo, ayos yung puso mo, ba't panahirapan ako minga? Eh, talagang pwedeng anxiety lang yun. Okay? So, kung ganyan, hayaan mo lang siya. Para lang siyang sakit sa ipin, tuloy mo pa rin yung buhay mo. Okay? Hanggang sa makakasanayan na ng brain mo, hanggang sa hindi na siya big deal sa'yo. Hindi na siya big deal. So, pag hindi na siya big deal, humihina yan. Kasi, habang tinutunan nyo siya ng pansin, binibigyan nyo siya ng importansya, eh talaga nagpapa-importante siya talaga. Talagang sasabihin niya, ramdamin mo talaga. So, ganun. Ganun! Okay? So, yun ano. Ano pa gusto ko i-share ngayon? May isa akong follower, sabi niya sa akin, sir, kasi talagang, alam mo, nanigas yung mga katawan ko. Nung nagpanik na talaga ako, nanigas. Natakot daw siya sa paninigas niya, yung katawan niya. Okay. Kung wala kayong sakit, again, kung wala kayong sakit at anxiety lang, eh talagang pwedeng manigas yung mga muscle ninyo. Minsan, nasasakit nga ng mga dito natin eh. Pero minsan may mga nag-aatake na nagtitigasan na yung mga katawan nilang ganyan. It is because in real danger, halimbawa, meron kayong nakitang tigre, okay? Kunyari, nandun kayo sa zoo, tapos nalaglag kayo dun sa zoo, andun yung tigre, pwedeng manigas yung katawan ninyo kasi para pag kinagat kayo ng tigre, eh yung muscle nyo matigas, hindi masyadong kayong madamage. Gets nyo? Ganun kagaling yung katawan natin.
yun ang tinatawag na freeze response, no? Naninigas. Kasi kung totoong danger yon, yung muscle mo, maninigas siya para pag kinagat ka, hindi ka masyadong makakain ng mabilis. Para ma-survive ka pa. O kaya hindi masyadong ma-damage kasi tigas ng mga muscle mo eh. Diba? Ang galing ng katawan natin. Survival mechanism ng katawan natin yun. Ganun tayo kagaling. Ganun kaganda yung pagkakagawa sa atin ng Diyos. At nangyayari yan sa lahat ng hayop. Kaya nakita niyo minsan yung possum ba yun? I think possum yun eh. Yung animal na talagang kala mo patay siya. Pag natakot siya, maninigas siya. Pakala mo patay, yung kakain sa kanya nawawala ng gana. Minsan pa, ito pa nangyayari, ano siya, nagpupupo siya. So yung pupo niya, baho-baho. Dahil sa ano yun, dahil sa danger response ng katawan, magpupupo siya para yung kakain sa kanya mawala ng gana. Diba? Ang galing, no? So nangyayari yan sa mga hayop. Eh sa science, hayop tayo. Yun yung tingin ng science sa atin. Diba? So yun lang. So I hope, kung interesado kayo makinig sa akin ng face-to-face online, just message me doon sa Anxiety Disorder Philippines sa Facebook. Hanapin nyo, akin yon, Anxiety Disorder Philippines. Okay? So mag-message kayo doon. Sagutin ko may time kasi alam ninyo ang dami. Ang dami yung nakapilang ngayon. So first come, first serve na lang. Okay? So paano kayo magpapareserve? Eh, donate. Yung donation nyo, yung kaya nyo. Okay? Be honest na lang kasi natutulungan naman kayo. Ako gusto ko lang kayong tulungan. Okay? So yun, be honest na lang with what can you donate, no? Okay? So habang tinutulungan ko kayo, eh tulungan na lang tayo. Ganun na lang yun. Okay? So yun, maraming salamat and I hope you share the video and subscribe and please comment. Bye, thank you.